Okay, magandang gabi. Ito yung laptop na to. So, in-upgrade ko to siya sa SSD, no? So, nagka-problema tayo kung paano to i-boot. Kasi nga, may restriction to. So, tingnan natin, ha? O natin. So, naka-SSD na to siya. So, ayan. Hanggang dyan lang yan siya. Kasi, wala pang program. Ngayon, nakasaksak na yung bootable natin. So, ang gamit ko is CD-ROM, no? So, merong OS na yan dyan. So, kahit pipindutin ko pa yung boot menu na yan, walang lalabas yan. The system cannot find bootable device. Pero, nadidetect siya. Ayan, no? Kinobis lang yung USB at saka yung SSD na 120GB. So, ano ang gagawin natin para maboot natin yung David ROM? Yan ang ating isi-share. Okay, so ang gagawin natin, punta lang tayo sa advanced mode, no? F7. So, sa keyboard, pinutin mo yung F7. Yan. So, makikita natin to. So, sa boot, sa security, yung dalawa na yan, pag-aralan natin kung paano natin maran yung CSM support na yan, ha? So, ang gagawin natin dito, i-disable natin to, yung boot. Passboot niya, i-disable muna natin. Disabled. Pag na-disabled muna, so, hindi pa rin na-open yung CSM support, no? So, punta tayo sa security. Tapos, hanapin natin yung CSM. Yung secure boot. Okay. Yan. So, sa secure boot na yan, kailangan natin i-disable yan. Kasi pag hindi mo i-disable yan, yung sarili niyang built-in, naka-auto boot kasi ito siya. Sarili niyang OS. Problema, binunot ko na yung hard disk nito. So, wala na yon. Kailangan itong i-disable para mabasa yung CD-ROM natin, okay? Disable. Enter. Ay. Yan. So, gagamitin na natin yung arrow down, up, and enter, no, para mag-select. So, balik tayo sa boot. Ayan, yung CSM support, nabasa na. Kanina, naka-highlight yan. So, enable natin yan. So, pag na-enable mo yan, so, para ma-save, ayan sabi, press F10. Ayan, F10. Tapos, yes mo lang. Saan yung yes? Di mabasa yung yes? Ay, okay pala. Ayan, okay. So, tapos, pindutin mo yung cancel, escape pala, escape. Para mabasa yung boot, bootable natin, ha? Escape. Ayan. So, makikita mo, nababasa na yung Lenovo Slim USB Barrier. Barrier, burner. Pamihira naman kasi. Ayan yun na yan. Okay, hindi mo kasi mabasa eh. Ganyan nabasa ko ito. Barrier eh. Labo naman kasi ng cellphone na ito eh. Ah, against the light pala yun. Ayan, Lenovo Slim USB burner. Okay. So, yung SSD dito, hindi nababasa. So, ito yung ipapakita ko sa inyo.
Pag nira natin to, magraran ang OS dyan, ha? Okay. Ayan na. Kabayaan na natin siya. So, nag-boot na siya. Ayan. Bago yung SSD na nilagay natin dyan. Tain natin na ilang mga segundo. Pag nagmamadali kayo, pass forward nyo na lang. Pause ko na lang muna. Ayan na. Ikot-ikot na siya. So, ayan na. Ang problema mo ngayon, yung touchpad hindi nagana. So, anong gagawin mo ngayon dyan? So, ang gagamitin natin, gagamit ako ng mouse external, ha? Kukunin ko lang. Kasi alam ko meron sa BIOS setting to na kakapain na naka-disable yung mouse, pero kasi medyo matagal yon. Kasi naka-enable naman yung kanina. Pagdating lang dito, hindi siya talaga compatible. Kaya na-disable siya automatic. So, kuha tayo na ano para mas mabilis yung trabaho natin, ha? So, ito. Gamitin natin to. Wireless na lang. Dahil pumasok. Ayan. Relax. Tapos on natin. Nakauna pala to. Ayan. So, kung wala naman kayong mouse, pwede naman kayo gumamit ng keyboard na tab. Tapos, sabay, enter. Yung nga lang, pagdating sa ano, tab-tab lang tayo, enter. Kung wala kayong mouse, pwede naman ganyan lang. So, kung may problema ko ngayon sa pag, ano, sa pag-delete, pag partition, pero kung wala naman ganun, pwede yung wala ng mouse. So, itong mousepad, saka muna problemahin yan mamaya. Okay, post muna natin. So, ayan na. Diniretso ko lang dun sa ano, ha, sa settings. Ha. Alam niyo akong bakay. So, tapos, advance. So, makikita nyo, babasa mo yung SSD. Bawas na siya, may laman. Kasi, mayroon ng program yan. Ngayon, bakit sinasabi dito Windows can't be installed drive? Pero nababasa naman bag, dapat pag mga ganyang question, ibig sabihin sira yung hard disk mo, kaya SSD mo pag may mga ganyang lumalabas, di ba? Hindi raw ma-installan. So madalas sa mga old model, pag ganyan ang lumalabas, kahit i-delete mo yan, kahit i-format mo yan, yan pa rin ang lumalabas. Hindi mo pa rin mani-next yan. Pero ang totoo niyan, kailangan lang nating configure dun sa SATA, no? Kasi nga hindi ito na-activate. So balik tayo sa menu, X natin yan, ha? Balik tayo sa BIOS settings, okay? Balik tayo. So baka yung iba kasi nung simula ng ganyan, gulat sila, magpalit kayo ng hard disk, palit kayo SSD, kahit anong gawin yung palit dyan, hindi nyo talaga ma-installan yan. Ganyan, galupit yung mga restriction ng mga bagong modelo ngayon ng laptop. Okay? Game. If 2 ulit tayo, if 2. Yan. So, dire-diretso to, ah. Pinost ko lang yung video, pero walang cut to. Balik ulit tayo sa ano, sa advanced mode, F7. Kasi nababasa naman yung SSD dyan, bakit kaya ma-format. So, yan. F7. Advanced mode. So, hanap dito sa advance, hanapin mo yung SATA configuration. Yan. Enter mo lang. Tapos, ayun o. Yung SATA na yan. Ay, tika. Ayun o, yung SATA na yan o. Hirap. Yan. Kita niyo yan. Kailangan mong saying ating sound, Intel or ST Premium with Intel Optane System Acceleration. So, sa Tagalog, hindi ko kayang explain.
So, kailangan nating nakasilig sa AHCI, okay? Sabay, enter mo. So, okay na. AHCI na, ibig sabihin, binigyan niya na ng karapatang magbuti yung ano, yung SSD na nilagay natin. Sabay, FT natin para masave. Tapos, and okay. Pusbot ulit natin, escape. Kanina, hindi nababasa yung hard disk, yung ano lang, DVD ROM lang na portable, yung Lenovo. O yan. So ngayon, nababasa na yung SSD natin, no? Kanina, wala yan eh. So, i-enter natin yung Lenovo kasi para mag-boot ulit yung OS. Yan. O yan, and press any key. Diba? Yan. So, pupause natin para diretso na tayo doon sa settings kanina doon sa may hard disk na. Okay? So, alam ko minsan masakit sa ulo to. Mahirap magkapa paano i-disable yung secure boot, CSM, saka yung SATA configuration. Yung tatlo lagi naglalaban dyan. Minsan mahirapan talaga lalo yung UEFI. So, ito na. Diretso na lang natin. Wala na namang mousepad. Ito mouse external. Yung mousepad na ito, turo ko sa inyo kung paano pagganahin yan mamaya. Madali lang yan pag natapos na ito lahat. Kasi pagkapain mo pa yun doon sa BIOS, kamabutan ka na siyam-siyam. Na tayo. Okay, dito na tayo ha. Install. So ngayon, nawala na yung error dito, no, na hindi daw siya maka-install. So, pwede natin mapindot yung next. Pag i-next natin yan, o kaya i-delete, i-format, okay na yan. Manalagyan natin yan ng program. So, okay, diretso na natin yan dahil may program na to. Exit na natin. Stop ko muna para ipakita ko sa inyo yung program. So, exit ko na, binunot ko na yan. So, on natin. Dahil tapos na yan, may program na yan. Ayan. Bilangin mo kailan yung segundo dahil naka SSD yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 seconds. So, nag-warming up siya sa 10 seconds. Start up pala. Mali. Okay lang yan magkamali. Tao lang. So, ngayon, yan na, di ba? So, pag hindi gumana itong touchpad nyo, ito. Gagawin nyo lang dyan. Alam nyo gagawin dyan para kung hindi gumana. So, gumamit yung external, di ba? I-run nyo lang yung driver pack solution online. Tapos, i-expert mode nyo lang. Tapusin nyo. Pag matapos yan, restart nyo yung touchpad na yan. Okay na yan. So, okay ba tayo dyan mga idol? Okay na ba tayo? Okay, thank you for watching. Yun na mga engineer ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan. Kahit mga tayong veterano, minsan nahirapan tayo kumapa dyan eh. Pero sa iba talaga, season na lang yan kung lagi nila nahawakan yung unit. Pero yung bihira lang yung unit, medyo mahirapan talaga. Okay, sana nakatulong sa inyo. Okay, bye-bye!